pa sila o may paraan pa para makapag kung requirements kasi kung college eh. Hmm. Most bang, of naman na Daddy Lou ngayon kung ang mga applyan mo is not supervisory level, hindi ganun level lang applyan mo. Mostly, ang hinahanap nila at least naka-graduate lang ng high school. Magandang umaga po mga kababayan at ito napaulakan tayo na bisitahin tayo itong kaibigan natin na si Sir Sok para sa mabigyan tayo rin ng mga kaunting idea at mga kung ano ba at paano ba ang kanyang karanasan dito sa pagpunta sa Canada. Sir, kabuhay. Sok na lang po ang itawag niyo sa akin. Sige. Magandang araw sa inyo, Daddy Lou. Kumusta? Kumusta naman? Ayos naman. Ito, medyo busy sa trabaho. Almost 6 days a week ang trabaho ko eh. Plus, alam mo na, double job. May trabaho sa umaga. And then, mga konti lang ang oras ko. In between, tatakbo na ulit ako doon sa kabila akong trabaho. Kaya pag minsan, napapansin mo, hindi ako masyado nakakapag-upload ng video. Busy. Grabe, no? Tek-tek talaga, no? So yan mga kababayan, nakita nyo naman, ano, yung mga guys talagang hindi basta-basta rin makakapag-upload na ginagawa, no? Dahil nga naka-busy rin trabaho din sa Canada. Kaya talagang pagka nakapag-upload naman, yan talagang malaking bagay para sa inyo, no? Talagang hinihintay ng mga kababayan natin yan, eh. Sok, meron ako dito mga kaunting katanungan. Kaunti lang naman ito para sa kaalaman lang nito mga kababayan natin. At matagal na rin kasi nagre-request ng mga ito, eh. Para sa ano, para makakaroon din sila ng kaunting idea kung ano ba, kung sino ka at ano ba, paano ka nakarating. So, ang una dito yung nasaan ka now at kailan ka dumating? Ako, Daddy Lou, mabuti at binigyan mo ako ng opportunity na at least may share yung aking experience sa ating mga kababayan na nagnanais na makapunta dito sa Canada. Actually, this is the first time na ma-share ko yung istorya ko at salamat sa iyo. Aba, sino ko, palakpakan tayo dyan. Talagang maraming salamat po. Ano, maraming salamat. Talagang yeah. Malaking bagay ito. Yeah, ito, dumating ako way back 2010. That was December 2010. Hindi na ako nakapag-celebrate ng holiday sa atin ng time na yon. Kasi actually nag-apply ako noon. Inabot lang ako Daddy Lou ng ano eh. Nang 3 months ng application ko, sinuwerte lang. Ang bilis, no? Oo, at bilis ako nag-apply sa, kilala nyo naman, doon sa ating kaibigan. Oo. Sa Mercan. Sa Mercan, yan. No. Saan ka ngayon, di sa Canada? Nandito ako ngayon sa Edmonton. Pero, ano nag-start ako dito sa Canada, sa Lethbridge ako. Okay. Nag-spend ako ng almost, magti-3 years doon. So, 2 years na temporary foreign worker ako as a service crew at Immortons. Okay, yeah. And for 2 years, nag-apply ako ng permanent residency. Then, nung nakuha ko yung aking pagiging permanent resident dito, then naisipan ko na lumipat dito sa Edmonton. So, yun yung talaga yung time na talaga maraming pinaalis ang Mercan noong time na yun. Talagang Mercan talaga ang ipapaalis ng mga kagaya niya eh, mga service crew. Halos sa mga kilala natin, ganun din, dyan din galing. So yun din po ba ang laging work niya sa Pilipinas or kayo ba ng ibang bansa na? Ako, first time kong mag-ibang bansa. Actually, wala talaga akong plano na mag-apply dito sa Canada ni sa hinagap. Eh, hindi ko inisip na makakarating ako dito sa Canada. Dumating lang kasi yung point in time na kinailangan ko dahil sa pera. Dahil yung tatay ko na stroke. Okay. And may stroke siya, nagkaroon ng complication, kinailangan i-dialysis. Eh, alam naman natin, yung dialysis sa Pilipinas, medyo may kamahalan. Alam mo, Daddy Lou, na-experience ko pa dati na pumila sa PCSO, eh, namimigay sila doon ng ayuda. Eh, para doon sa mga kababayan natin na medyo hirap. Diba? Ang experience ko dati sa atin, sa Pilipinas is fast food din. Sa Chowking. Okay. Related talaga siya. Oo. First job ko din dyan. Nag-ano ako dyan eh. Nag-start ako as a management trainee. And then na-promote hanggang sa maging regional training officer. Almost magte-10 years ako dyan. Bago nga, yun, noong nangyari nga itong pangyayari sa buhay ko, na kinailangan kong makakuha na mas malaking sahod.
Kaya naisipan ko na mag-apply. Hindi ko na natapos yung, kasi magta 10 years ako dyan. Almost, malapit na ako mag 10 years nung nag-apply ako. So first time ko din mag-abroad at salamat sa Diyos, sinuwerte ako dito sa, kasi nung time nga yun, na yun, na nabanggit mo na ang dami nilang pinapaalis nung time na yun. Ng mga service crew sa Tim Hortons. Okay. Ayun. So sir, ano po ang pagkakaiba kasi nung time nyo, yung service crew na tinanong natin, talagang nagkaroon siya ng pagkakaiba nito lately ng pagdating dito sa mga fast food na ganito, di ba? Yung pag-a-apply. Ano na ang pagkakaiba ngayon ng service crew dati at saka yung kung mag-a-apply sila ngayon at service crew? Wala na makikita ang pagkakaiba dati doon sa service crew noon hanggang ngayon. Ang ano lang is madalang yata inag-hire ngayon. Nag-hire. Mga, ang hinahire na nila ngayon is mga supervisors. Yun. Ano, parang nag-level up siya ng konti. Yun ang gusto ko rin maipalam sa mga kababayan natin kasi marami talaga mga service crew na dati nga kasi nga ganun eh. Tapos nag-level up ng konti siya, no? Talagang medyo kailangan. At nung nakausap ko nga yung kaibigan natin sa Mercan, si Ms. Marjorie Quintos. Ayan. Sabi kasi niya, ang hinahanap nila is yung ano na to, PR potential. Yung talagang mag-i-stay na dito. Mag-i-stay. Kaya ang hinahanap nila usually is dapat ay mostly naka-link na sa immigration program dito sa Canada. Kumbaga talaga nakadugtong na, no? May pathway na siya na pagbagsak dito. So, gaano katagal ang proseso? 3 months lang yung ano naman, no? So, talagang kailangan na kanta. Sinuwerte lang ako, Daddy Lo. Kasi nung time na yon, madami nga ang pangangailangan nun ng mga service crew. Kaya, kumbaga, nagkataon lang. Kaya inabot ng ganung months. Kaya nga. Hindi ako nakalis. Ayun. So para po sa kaalaman ng iba, ito pong kagaya ni ano no ni Sok, Sir Sok na pagiging service crew. Syempre, maraming mga kababayan natin medyo nag-iisip ano. Ano po ba ang mamarapatin niyo ano yung ano po ba ang educational lang naabot niyo? At para maano ba, para magkaroon sila ng idea kasi meron tayong mga kababayan na nasa ibang bansa na service crew din. So siyempre iba naman kasi yung pumunta ka ng kagaya ng halimbawa lang Saudi Arabia, di ba? At saka yung Canada, magkaiba na requirements. So kayo po. Ako kasi dati ang education background ko talaga nakapag-college ako eh. Nakagraduate ako ng college. Okay, and after nga nung makagraduate ako, natanggap agad ako sa trabaho. So related yung ano ko. Yung trabaho ko dito sa pinasok ko kaya madali rin. Masasabi ko naging advantage na madali ako natanggap sa trabaho. Then anyway, ba may iba rin bang mga chances or may mga paraan pa ba kung halimbawa yung pagiging service crew nila sa ibang halimbawa lang ano sa Saudi para makapag-apply halimbawa ano sa ganyan dito sa level up ng service crew ano? Sa tingin mo ba may pagkakataon pa sila o may paraan pa para makapag kung requirements kasi kung college eh. Most of naman na Daddy Lou ngayon kung ang mga applyan mo is not supervisory level. Mm-hmm. Hindi ganun level lang applyan mo. Mostly ang hinahanap nila at least naka-graduate lang ng high school. Siyempre, importante yung work experience. Okay. Kasi kaya pagka mag-check sila ng mga trabaho, ang titingnan nila, gaano ba katagal yung hinahanap na work experience. Oh. Yun ang very importante. Kasi yung education, kahit high school graduate, pwede kang makapunta dito sa Canada. So we're talking, pinag-uusapan po natin dito sa kanyang level, ano, sa mga ibang parte naman ito ng trabaho. Kasi napag-usapan din doon sa interview ko sa kanya na yung parte ng amin sa trabaho, sa high school talaga. Ano. Ayun pala po, pwede rin mga kababayan na kagaya nga ninyo kung high school kayo at mahaba naman ang experience nyo at katrabaho sa mga hotel dyan sa ibang bansa. Why not? At ito na si Sir Sok talaga nagsasabi na may posibilidad at maaari mangyari, di ba? Mga bagay na yan. Ang very important lang talaga, Daddy Lou, is yung kasi yung ibang mga kababayan natin nagtatanong din
lalo na yung mga hindi sila nakakakuha ng certificate of employment, which is very important na makuha nyo po bago kayo umalis doon sa bansa na pinagtatrabahuhan nyo. Yung certificate of employment, pangalawa po is yung foreign police clearance. Kasi very important din po na hinahanap yan eh, na requirement. So, yan, de, may kababayan din tayo mga nagtatanong kasi yung iba dumadaan sa pagiging like halimbawa sa PNP, ano, mga program natin, ano, yung landed sila. Ano, at sila ay may mga natapos kagaya nyo kasi minsan may magtatanong sa akin, dadilo ganun pa kahirap maghanap dyan ng trabaho. At ito yung pagkakataon ninyo guys na marinig at marinig sa ating butihing kababayan na nandito si Sir Sok na paano ba ang pag-apply ng trabaho sa Canada sa kagaya nyo na tapos kayo ng college, ano? Gano'n ba kahirap or madali ba? So, sir, ano ba ang naging ano nyo? Ako kasi, medyo, kung kayo ay nakagraduate ng college, at meron kayong, kasi pag minsan dadilo, kahit po nakagraduate ng college, pero yung mga experience nila ay hindi related, medyo mahihirapan din po sila. Kasi meron din po mga nagtatanong sa akin, katulad ng mga kababayan natin nasa mga call center, yung mga BPOs, di ba? Saka yung mga nagtatrabaho sa office, yung mga teachers din. Medyo nahihirapan din sila. Compared dun sa, alam mo, dadilo kahit nakagraduate ka lang ng high school, eh di syempre, eh, kung ang experience mo naman ay skill. Like halimbawa, eh, kung kayo ay katulad yung welder, di ba? Madali kasi kumbaga yung trabaho nila is in demand. So yung mga in demand job, siguro yun yung kanilang kailangan na dapat malaman at magkaroon sila ng experience doon kasi yun yung madali na paraan para makapunta dito sa Canada. At saka yung makapag-apply din, mas madali po ang masasabi ko kasi based on my experience, mas madali na mag-apply kayo sa mga recruitment agency diyan sa Pilipinas. At ang kagandahan po dyan, wala po kayong babayaran. Babayan. Basically. Yan ang good news dyan. Diba? At yun nga, natanong ko rin, ano, dahil kung halimbawa nandito sila sa loob ng Canada, nandito na, dumating na dahil through PNP or Express Entry sila dumating, gano'n ba kahirap maghanap ng trabaho sa loob ng Canada? Yung nandito ka na, ha? Ha, yun, mabuti klinaro mo, Daddy. Pag naandito na po kayo sa Canada, nako, madali na po. Based sa experience mo? Based sa experience ko, madali na po makahanap ng trabaho. Actually, yung trabaho ko ngayon kasi for your information po, mga kababayan, dalawa po ang trabaho ko. Okay, isa sa umaga, isa sa hapon na pumapart-time tayo. Pero, nung nag-apply po ako doon sa trabaho ko, maganda rin po ang sahuran dito. Napag-usapan nga namin ni Daddy Lou doon sa interview ko sa kanya, ang sinasahod ng welder dito is 22. Alam niyo po, doon sa trabaho ko, madali ang trabaho, ang sahod ganun din. Parehas lang din. So, siguro, pag pumunta po kayo dito, marerecommend ko, pasukin nyo po ito yung ganitong klaseng trabaho. Kasi, for your information po, ako po ay custodian sa isang school. Okay. Ang maganda po, pagka pumasok kayo sa school, mga kababayan, hindi po kailangan din ng experience eh. O yun, yan ang maganda. Madaling makapasok pati. Basta, nasa sa inyo po eh. Pagka-interview kayo, o paano kayo sasagot sa interview, which is very important. Alam ko, mayroong video si Daddy Lou about kung paano sumagot sa interview. Alam ko, check nyo na lang po yan. Siguro, ilagay mo na lang Daddy Lou yung link. Okay, yan. Pupasa sa interview, di ba? Alam ko, mayroon siyang video tungkol dyan eh. Yun po ang very important, yung pakikipag-usap nyo sa employer. Kasi kahit dito po, pag nandito na po kayo sa Canada, madali na po makapasok sa trabaho. Yung iba nga po, kahit wala pong experience, mas gusto po nila nga yung iba. Katulad nung pang-umaga kong trabaho, yung carpet cleaning, yung boss ko, ang hinahanap niya is yung walang experience. Oh. And in-explain po niya sa akin bakit. Sabi niya sa akin, kasi yung may experience, pag minsan medyo mahirap ng turuan. Sabi niya ganoon. Pero hindi naman po sa sinasabi niya na hindi matatanggap din yung may experience. Kumbaga lang, sinabi lang niya ang preference niya is yung walang experience. Yung walang experience. Mas madali niya i-handle. Ano, Daddy Lou, ha? Pag naandito ka na sa Canada, hanggat kaya mo magtrabaho. Yun. Hindi ka magtrabaho. Hindi usapan dito yung age limit.
So yun po, para pong ang sinasabi po dito ni Sir Sok ay yung kung nandito na kayo sa Canada, kayo man ay college or high school, ano man ang inyong edukasyon na inabot, huwag lamang po kayong mamimili ng trabaho. Tama po ba? Totoo yun. Totoo yun. Kasi mabuti na nasabi mo yan, Daddy Lo. Kasi doon sa channel ko, meron din mga nagko-comment pag minsan na mga kababayan natin na keso kailangan daw ng experience dito, kailangan ng mga kung ano-ano pa mga sinasabi nila. Pero ang important lang po dito talaga is yung way kung paano kayo sumagot. At saka yung sinabi ni Daddy Lo, very important po yun. Huwag po kayong mamimili ng trabaho. Ng trabaho. Dito. Kung trabaho, trabaho rin lang. Matami pong pwedeng pasukan. Basta, yun lang. Yun lang ang guide nyo. Hindi lang po kayo mamimili ng trabaho. Kasi baka mamaya, siyempre, medyo mataas yung edukasyon natin at parang ayaw natin na halimbawa, di ba? Na parang dito kasi sa Canada, ang trabaho parang talagang para sa isa lang yan eh. Sa kung saan, walang tinitingnan dito kung ano man yung level mo or ano eh. Trabaho, trabaho dito eh. As long as meron kayong ang nakikita ko lang, Daddy Lo, na struggle pag minsan ng iba. Kasi yung iba, may mga kababayan tayo na malaki na ang sahod. Uh-huh. And then, katulad po nung sabihin ko na lang for an instance, meron din po kasi ang mga kaibigan dito na nawala ng trabaho. Uh-huh. Pero, ang trabaho po kasi nila noon ay nasa oil field. Oh, yeah. So yung mga ganun po, kasi medyo malaki po ang sahod na doon. Kaya yung iba nahihirapan na humanap ng ganung klaseng sahod. Na ganung klaseng trabaho at ganung klaseng sahod. Pero kung hindi po talaga kayo mamimili ng trabaho, madami kasi madami. Tama yan. Kasi yan nga, nalimutan ko idugtong sa interview mo sa akin kasi pagdating sa saan ka nagsimula ng sahod mo, di ba? At na-reach mo yung mataas na sahod. Marami rin po, ano, marami din ko naman nila lahat, pero meron tayong mga ibang kababayan natin na pagdating sa ganito at narating yung reach ng sahod na gano'n, parang nahihirapan na sila mag-step down na parang panag-apply at medyo maliit yung offer. Medyo ano, hirap na, di ba? So, yun ay isang kadagdag din para sa ating mga kababayan na mga nagnanais pumunta rito. Ano, yung huwag mamili. At saka syempre, counting ano rin. Katulad nyo nga, sir, kayo, kita nyo, part-time nyo, dala-dalawa. Kailangan. Kailangan naman talaga. Siyempre, realidad, di ba? Trabaho ang hanap natin eh. Yung mga kababayan. At may dadagdag pa ba kayo sa mga advice nyo sa ating mga kababayan na mga nag-a-apply? Kung, ang masasabi ko lang siguro, Daddy Lo, is very important is yung to think positive lagi. Yeah. Ano naman po yan eh? Importante yan sa buhay natin. Hindi lang po sa application. Pag minsan po, nakikita nyo, nag-a-update kami ng mga trabaho dito sa Canada. Pero yung mga tips, mga advices, mga motivational na mga inspiring words na sinishare namin sa inyo, yun, ay magagamit nyo rin po sa inyong pang-araw-araw na buhay. Araw-araw na buhay. Tama. Yan po ang very important na mga mensahe na sinishare namin sa inyo. Mm-hmm. Yun talaga. Magpatuloy lang po kayo sa mga inyong applications. Kasi ganyan po talaga ang naghahanap ng trabaho. Reality. Ang reality po, katulad ko, katulad din ni Daddy Lo, marami po siyang subscribers. Halimbawa, nag-upload siya ng video. Eh, sa dami po ng subscribers niya, eh syempre, kung lahat po yun ay mag-a-apply ng trabaho, di magiging kompetensya po yan. Okay. Diba? Yan ang reality dyan. Pag nag-apply po kayo, kompetensya po yan. At halimbawa, kung hindi man kayo natatanggap sa isang agency, sa isang trabaho, gamitin nyo po yun as an experience. Para, kumbaga, dagdag kaalaman sa'yo, ay, sa susunod, ganito yung gagawin ko. Diba? Para, parang nag-i-improve ka na nag-i-improve. Habang nag-a-apply ka, dapat may improvement sa inyong sarili. Kasi magagamit nyo po yan eh. And thereon, magbubunga lahat ng inyong mga pinaghirapan. Yan po ang very important. Tama. Kailangan, tayo po kasi mga Pilipino, alam mo natin, tayo po ay sanay sa hirap. Sa hirap. Diba? Mga tao, sa mga kababayan natin Pilipino, ay sa hirap yan. At saka kailangan po ng tiyaga, diskarte. Very important yan, ano? Na qualities ng isang applicant. Tiyaga,
positive thinking, positive, at importante. Yung positive, po, napaka-importante. Talaga napaka-importante nun. Kasi po, mabuti nga, napakaswerte nga nitong mga applicant natin ngayon, itong mga taga-subaybay natin. Kasi meron na kayo napupulutan ng kahit pa paano ng idea. At may nagbubukas na kahit pa paano, di ba? Nagkakaroon kayo ng idea. Siguro nung time natin, sir, talagang ano, di ba? Ako talagang wala akong naririnig na ganito. Wala pa yatang YouTube nung time ko na ganito sa Canada. Nung time ko talagang ang gagawin nyo, eh para kang palaka na palundag-lundag ka ng iba't ibang agency at saka talagang walk-in. Pupunta ka talaga doon sa mga agency ngayon. Ah, doon sa noon dati. Pero ngayon po, eh parang mas napadali nga ngayon nung nagka-pandemic dati doon eh. Kasi ang mga applications online na lang. Totoo. Totoo yan. Tapos meron ka pang guide na mga napapanood. Yan ang importante. Yan ang importante. Sabi ko nga sa kanila, tamang tao, tamang channel ang kailangan lagi kayo. At saka huwag niyong isipin na maging kakompetensya niyo ang bawat kapwa natin. Kailangan lang po natin maging bukas. Yung pag-share ng mga video natin, huwag niyong isipin na kakompetensya niyo kasi meron mga minsan may pag-iisip na ganyan, di ba? Hindi ko na muna i-share to kasi baka maunahan ako. Hindi po. May tama pong panahon ang na may tamang oras yan para sa inyo. The more na nag-share kasi baka po oras na niya eh. Yung kaibigan niyo, baka siya yung naka-line na sa tamang oras, di ba? Nakatulong kayo. Huwag po natin ipagkait yan dahil ito pong ginagawa rin namin, talagang para sa inyo po ito, ginagawa rin namin bilang sa experience namin kasi nga nakaranas din kami nung araw kung gano'ng kahirap ang pag-apply. Yun nga, kaya naisipan din natin to, di ba, Daddy? Yun, totoo yun. Mag-collaborate para makapag-share kami ng idea kasi alam nyo po, ang lahat ng tao may kanya-kanyang way kung paano po mag-explain, paano magpaliwanag. Yeah. Di ba, may kanya-kanya tayong experience, hindi po pare-parehas. Although, nagkakapare-parehas pag minsan ng aming inuulat sa inyo or sinishare ng mga information. Pero may iba-ibang paraan. Ibang pag-share. Kaya nga po, mas, kaya nga naisipan ko, siguro, it's better na may kasabihan nga, di ba? Two heads is better than one. Yeah, no. Totoo. Tama po yan. Tama po yan. Dahil para sa inyo, sa kanila naman to lahat, para sa mga kababayan naman natin to. Mag-stick lang talaga kayo. Tsaka talagang sundin nyo lang. Ano? Huwag lang po tayo sumorkat. Kasi pag ipunan nyo po ng panahon, kasi napaka-iksi lang naman yung mga video na yan. Tsaka libre po yan. Ika nga, wala kayong ginagawa, magsimula po kayo sa kung saan nagsimula, di ba? Mahirap kasi yung, lalo na kung bago ka sa channel na to, at ito lang yung panonoodin mo. Mas mahina, may papayo ko sa iyo, Brad, para makilala mo ng gusto kung sino yung kaharap mo at kung sino yung nagsasabi, di ba? Balikan mo yung kanya mga old videos, sino ba siya? At doon, makakakuha ka. Baka may namimiss ka eh. Di ba, sir? Di ba yan, lagi ko sinasabi eh. Kaya, kasi pag minsan dadilo, ang nangyayari, pagka kasi, halimbawa, eh, hindi natin naiiwasan yung iba natin mga viewers, ay nag-i-skip, which is fine, di ba? Okay lang naman po. Ang nangyayari lang pag minsan, namimiss nila yung mga important na mga context. Kung baga natin out of context yung content ng video. At saka pag minsan, ang mangyayari po, click and comment ang nangyayari doon sa iba. Sasabihin mo na nga, ituturo mo, i-instruct mo sa kanila, ganito yung paraan kung paano kayo mag-a-apply. And then later on, makaka-encounter ka. How? Kaya nga, mahirap kasi sabi ko nga, meron naman na tayong pinapakita na may mga kababayan tayo na yung mga nakarating dito na talagang sumunod. Kasi may kakilala rin ako na parang isang taon lang, dati ko pa nasa Saudi pa lang siya, nag-live-live pa lang kami. Ayaw niya talagang pumunta rin sa Canada eh. Pero nung lumaon, nung uwi ng Pilipinas, talagang sumunod siya dun sa pinakandulo. Para kumbaga, kasi mahirap po yung pangarap nyo ay hindi nyo bibigyan ng panahon, di ba? Kasi yung binibigay ng mga impormasyon, napaka-importante. Napaka-importante. Babaunin nyo yan, babaunin nyo. Napaka-importante. Kagaya nga nito si Sir, dala-dalawang trabaho. Nakakapag-upload lang yan, minsan-minsan, di ba? May iskip pa. Sir, maraming salamat sa iyo. No? Maraming salamat sa pagbibigay mo ng patuloy, na pagbibigay mo ng inspirasyon sa mga kababayan natin at pagbibigay mo ng idea sa kanila na para hindi maligaw. Maraming salamat po sa iyo, sir. Nang bahala sa inyo. Subscribe po kayo kay Daddy Lu. Yan. Makatiwalaan nyo. Mga legit na mga informations na makukuha ninyo na sinashare niya.
Okay, yan. Maraming salamat po at huwag niyo kalimutan ano, siya subscribe niyo yung channel ni ano, yung mga subscriber natin diyan. Dahil sa isa lang naman 'to eh. May mga kaibigan pa kayo, eto ano, kung wala akong upload, nandoon sigurado yung upload, halos parehas lang naman kami. At yung mga impormasyon na hindi niyo ikaliligaw. So, ayan, maraming salamat sa sir, at na-followan mo kayo. Maraming matutuwa. Thank you, sir. Salamat, Philip. Mabuhay, mabuhay. Mabuhay kayo, sir. Salamat, thank you.